Mapagpalang araw po sa inyong lahat, DJ Sean here. Kung mahilig po kayo sa mga crime stories around the world, like and follow ang ating DJ Sean Stories. Marami pong salamat at abangan nyo po ang kwento natin araw-araw. Ginambal ng buong mundo ang pagkamatay ni Gianni Versace, isang sikat na fashion designer sa Amerika, at siya ay namatay sa edad na 51 years old. At ang pumatay sa kanya ay isang Fil-Am na si Andrew Cunanan. Si Andrew ay nasama sa Most Wanted sa FBI list dahil sa kanyang ginawang sunod-sunod na pagpaslang sa mga ilang individual sa Amerika. Alamin natin ang buong kwento ni Andrew Cunanan, ang kanyang mga krimen at ang posibleng dahilan ng mga ito. Si Giovanni Maria Gianni Versace ay isang Italian na fashion designer, sosyalista at negosyante. Siya ang nagtatag ng Versace, isang international luxury fashion house na gumagawa ng mga accessories, pabango, bags, makeup, kagamitan at damit. Gumawa at nag-design siya ng mga damit para kay Eric Clapton, Princess Diana, Naomi Campbell, Kate Moss, Madonna at Elton John. Marami ding iba pang celebrity ang kanyang dinamitan. Noong July 15, 1997, pinatay siya sa labas ng kanyang mansion sa Miami Beach ni Andrew Cunanan. Sino nga ba si Andrew Cunanan bago niya ginawa ang kanyang pinakasumpa-sumpang mga krimen? Ipinanganak sa National City, California ng August 31, 1969 kay Modesto Cunanan, isang Pinoy at isang veterano ng Navy na naging stockbroker din. Ang kanyang nanay ay si Mary Ann Cicelesali, isang Italian. Si Andrew Cunanan ay ang bunso sa mga apat na magkakapatid pero siya ang pinakapaborito ng kanyang mga magulang at ibinigay sa kanya ang lahat ng makakabuti para sa kanya dahil siya ang pinakamatalino. Kabisado niya ang encyclopedia sa edad na 10 years old. Siya lang ang binigyan ng sports car at siya lang ang may master's bedroom sa kanilang magkakapatid. Siya ay pinagmamalaki at paborito ng kanyang tatay. Si Cunanan lang ang pinag-aral sa isang prestigyoso at mamahaling pribadong paaralan. At ito ay ang The Bishop School sa La Jolla, California. Karamihan sa mga estudyante ay nagmula sa mga pamilyang mas mayaman kaysa kay Cunanan. Kaklase niya ang anak ng mga diplomats, anak ng mga politicians at milyonaryo. Upang makaibigan at mamangha ang kanyang kaklase, gumagawa si Cunanan ng mga kwento tungkol sa kanyang background na naging dahilan upang maniwala ang marami na nagpapakita na siya ng maagang sinyales ng antisocial personality disorder o tinatawag nating psychopath. Siya ay may IQ na 147 pero kilala siya bilang isang sinungaling. Inapalitan ni Cunanan ang kanyang anyo sa buong paaralan at magsusuot siya ng mga outfit para maging in at sikat sa kanyang mga kaklase. Pinagkakalat din niya na siya ay mayaman at sasabihin niya na ang kanyang ama ay isang millionaire kahit hindi naman. Naboto pa nga siya ng kanyang mga kaklase ng most likely to be remembered at naisulat niya sa kanyang yearbook ang mga katagang Après moi, le déluge, na ang ibig sabihin ay after me, flood. At ito lahat ay nagkatotoo dahil si Andrew Cunanan ay isa sa pinaka hindi malilimutang killers sa Amerika at naging 499th wanted sa FBI. At nang dahil nga sa kanya ay bumaha ng maraming dugo. Lumaki si Andrew Cunanan na pakiramdam niya ay siya ay outsider. Iniwan sila ng kanyang tatay sa edad na 19 years old. Sumama siya sa kanyang tatay nang bumalik ito sa Pilipinas at tumira doon ng halos isang buwan. Pero bumalik din agad sa Amerika dahil hindi niya nagustuhan ang pamumuhay sa Pilipinas. Nalaman ng kanyang pamilya na siya ay bakla nang siya ay 19 years old. Nalaman ng kanyang relihiyosong ina na siya ay bakla at itinakwil siya nito. Hindi nagtagal, umalis si Cunanan sa kanyang bahay at lumipat sa San Francisco kung saan siya mas lalo siyang na-expose sa gay community. Dito na rin naging madalas ang pagpunta niya sa mga gay bar at restaurant.
Siya ay huminto sa kolehiyo at nakipagkaibigan sa matatanda at mayayamang lalaki. At nabalitaan din na nagtitinda siya ng mga ilegal na droga at nahilig sa pornography. Naging obsessed siya na maging mayaman at sikat. Tinuruan kasi siya ng kanyang ama na ang mga mayayaman ay kaya siyang bigyan ng mga magagarbong kagamitan at dapat na makipagkaibigan siya sa mga mayayaman. At iyon ang ginawa niyang motivation niya sa buhay, ang maging mayaman at sikat. Nagkaroon siya ng mga sugar daddies para matustusan ang pangarap niyang magkaroon ng magarbong lifestyle. Travel dito, travel doon nang walang iniintindi. Gusto niyang maging angat ang kanyang financial at social status pero ayaw niyang paghirapan ito. Si Norman Blanchford ang isa sa mga sugar daddy ni Cunanan, isang napakayamang businessman. Si Norman di umano'y ang nagsustento sa magarbong pamumuhay ni Cunanan at ito ay binibigyan siya ng halos $2,000 kada buwang allowance. Binigyan siya ng mamahaling sasakyan para magamit. Nagagamit din niya ang credit card ni Norman kaya nakakapag-travel siya sa Europe, Spain, France, Italy at kung saang lugar pa man din niya gustuhin. Pero kalaunan ay nakipaghiwalay si Norman sa kanya at nawala ang mga magagarbong pamumuhay na kanyang nakasanayan. Dahil din dito, nag-umpisa siyang gumamit ng drugs at pumangit ang kanyang itsura. Sa isang iglap, nawala ang kanyang inaasam-asam na karangian. At dito na siya nag-umpisang mabaliw. Ang mga sumusunod ay ang mga nationwide killing spree na ginawa ni Andrew Cunanan sa Amerika. Sinabi ni Cunanan sa kanyang mga kaibigan sa San Diego na siya ay lilipad sa Minnesota upang mag-ayos ng ilang negosyo. Pero hindi alam ng lahat na pagpatay pala ang kanyang tunay na pakay. Si Jeffrey Trail ay ang unang naging biktima ng kanyang killing spree. Si David Madson naman ay isa ring naging karelasyon ni Cunanan. Ayon sa ibang news report, si Jeffrey ay dating naging karelasyon ni Cunanan pero hindi ito nagtagal at naghiwalay din sila. Si Jeffrey ay 28 years old, ay isang dating naval officer at matalik na kaibigan ni Cunanan. Pumunta si Cunanan sa apartment ni Jeffrey ilang araw bago mapatay ni Cunanan ang binata. Hindi naging maganda ang kanilang huling pag-uusap. Pero ninakaw daw ni Cunanan ang .40 caliber na baril nito at umalis na apartment. Ilang araw ang nakalipas, tinawagan ni Cunanan si Jeffrey para pumunta ito sa apartment ng isa pa nga nilang kaibigan na si David Madson. Nang nag-doorbell si Jeffrey sa apartment ay nakaabang na sa kanya si Cunanan. Pagpasok ni Jeffrey sa pinto ay pinaghahampas siya nito at binugbog gamit-gamit ang claw hammer ng 27 times hanggang mamatay si Jeffrey. Maya-maya ay bumalik na ng apartment niya si David Madson. Nakita na lang niyang patay at nakabalot sa isang carpet ang katawan ni Jeffrey na nasa loob mismo ng kanyang apartment. Si David ay isa ring dating karelasyon ni Cunanan. Mahal na mahal daw ni Cunanan si David at ito ang kanyang love of his life. Paniniwala ng mga investigador, ginawang hostage ng dalawang araw ni Cunanan si David sa loob mismo ng kanyang apartment katabi ang bangkay ni Jeffrey. Lumabas sina Andrew at David papuntang Minnesota Rush Lake ng May 3, 1997. At ilang araw ay natagpuan ang katawan ni Madson na may tama ng bala sa likod at ulo. Ayon sa mga pulis, nang gawing lahat ng pagpatay ni Cunanan, siya ay naka-drugs at gusto daw gumanti ni Cunanan sa mga nakarelasyon dahil siya ay hinawaan ng HIV. Pero kalaunan ay napatunayan na siya ay walang HIV. Matapos mapatay ang dalawa, nagmaneho si Cunanan patungong Chicago at pinatay ang 72 years old na si Miglin. Ito ay random na pagpatay lamang at nadaanan lamang ito ni Cunanan habang naglilinis ng garahe si Lee. Isang kilalang developer ng real estate si Lee.
Ang kawawang matanda ay pinahirapan ni Cunanan bago niya ito pinatay. Iginampos niya ang mga kamay at paa ni Lee at binalot ng duct tape ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sinaksak siya ng mahigit 20 beses gamit ang screwdriver. Nilaslas pa ni Cunanan ang kanyang lalamunan at ninakaw ang kanyang sasakyan. Pagkatapos niya nakawin ang sasakyan ni Lee ay nagtungo si Cunanan sa New Jersey kung saan pinatay naman niya ang pang-apat niyang biktima. At ito ay si William Reese, isang manggagawa sa sementeryo na binaril ni Cunanan hanggang mamatay upang nakawin naman ang kanyang pulang Chevrolet pickup truck. May 12, 1997, nagstay si Cunanan sa Normandy Plaza Hotel sa Miami Beach, Florida. Ilang milya lang ang layo mula sa bahay ni Versace. At doon, nagtago siya ng halos 2 buwan. Nang panahong iyon, wala na siyang credit card at gamit niya ang mga cash na ninakaw niya sa kanyang mga biktima at sinubukan pang insanla ang ilan sa mga gamit na mga ito. June 1997, matapos ang sunod-sunod na pagpatay niya, ay nasama siya sa listahan ng Most Wanted Fugitives ng FBI. Nakilala ni Cunanan si Versace sa San Francisco ilang taon na ang nakakaraan bago niya ito patayin. Nagkita sila sa isang nightclub at nakilala niya din ang personal sa isang party. July 15, 1997, bandang 8:45 ng umaga, pinatay ni Cunanan ang 50 years old na si Gianni Versace. Sa harap ng hagdanan ng Casa Casorina, ang kanyang mansion sa Miami Beach. Balik na si Versace mula sa news cafe kung saan kumuha siya ng mga magazine at juice. Pero bago pa man siya makakbang sa loob, lumabas si Cunanan at binaril siya sa ulo at pisngi. Gamit niya ang baril na pinangpatay niya kina Madson at Reese. Mabilis na sinugod sa Jackson Memorial Hospital si Versace. Pero bandang 9:15 a.m. ay idineklara na itong patay sa edad na 50 years old. Tinugis ng isang saksi si Cunanan ngunit hindi ito naabutan ng tumakas. Nang umagang iyon, natagpuan ng mga investigador ang ninakaw na pickup truck ni Reese. Nasa loob ng sasakyan ang mga damit, personal na tsyeke, pasaporte, mga clipping ng mga pahayagan tungkol sa kanyang nakaraang pagpatay. Noong July 23, 1997, natagpuan ang bangkay ni Cunanan ng mga SWAT team sa loob ng isang luxury houseboat sa Miami Beach. Ito ay inireport ng isang caretaker na nakarinig siya ng isang putok ng baril kaya itinawag niya ito sa mga pulis. Hindi nag-iwan ng suicide note si Andrew Cunanan at siya ay namatay dahil siya ay nag-suicide. Binaril niya ang kanyang sarili gamit ang parehong baril na ginamit niya upang patayin sina Versace, Madson at Reese. Ang mga labi ni Cunanan ay inilibing sa mausoleo sa Holy Cross Cemetery sa San Diego. Walang naging matibay na rason na nakita ang mga pulis kung bakit nagawa ni Andrew Cunanan ang lahat. Masakit para sa pamilya ng mga naulila na hindi nila nalaman ang totoong dahilan kung bakit napatay ang kanilang mga mahal sa buhay. Isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit nagawa ang lahat ni Andrew Cunanan ay dahil hindi siya natanggap ng kanyang sariling pamilya na siya ay isang gay. At ang mga taong minahal niya sa kanyang buhay ay tila iniwan at pinabayaan na rin siya. Mali ang kanyang ginawa pero nakakalungkot lang na ang tulad niyang isang matalino ay nauwi at nasayang lang ang buhay.